you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Hi guys, welcome back to my channel. This is KD Vlogs and my name is Ken Andre Dar. I'm a graduate of AB Political Science at Rizal Technological University. And today, pag-uusapan natin is yung mga questions sa previous video ko, which is yung The Life of a Policy Student Part 1 and 2. So disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko is based sa facts na nakuha ko sa aking previous school, experience ko at sa sarili kong opinion. And hindi ko na pinili yung lahat ng question kasi sobrang daming tanong and yung iba dun is paulit-ulit. So naglista nga ako ng mga makakatulong talaga pag sinagot ko. At yung answerable lang na isang policy graduate o policy student. Pero bago ang lahat, sana mag-subscribe kayo sa channel ko para na rin makatulong sa akin na mag-grow. Hindi lang ako, pati rin kayo. Siyempre, si-share ko sa inyo yung mga natutunan ko sa life lessons, yung sa pagka-graduate ko ng policy at sa iba pang bagay na pwede nyo madala sa school or sa pang-araw-araw na buwan. Please click the subscribe button and bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos. So, what are we waiting for? Let's get into it. Number 1, mula kay Kenneth De La Rosa. Ang kanyang tanong, differences between AB Policy to BS Policy. So, ang pinagkaiba lang naman ito is yung first two letters sa unahan. BS at saka AB. Joke lang. Siyempre, meron siya pinagkaiba. So, yung BS o Bachelor of Science is more focused on scientific and mathematical subjects or methods. Mas marami siyang scientific and mathematical topics na matatakil, like meron siyang mga statistics, yung mga ganon, research. And although meron din naman research dun sa Bachelor of Arts. And yung BS, mas focused siya dun sa mismo major. Mas focused siya ng mas malalim dun mismo sa pinaka-major mo. Wala siyang nililikuan ng ibang subjects. Hindi kagaya ng AB o BA. AB naman o Bachelor of Arts is mas broad siya. Mas broad na klase ng education sa inyong major. Meron siyang humanities subjects, social sciences like psychology, political science, sociology, at iba pang social science subjects na pwedeng ipasok sa inyong course. So next question, galing kay Rene Alexis Ceruelas. Hi Kuya, can you suggest the books that would help me sa policy, yung pinaka-useful ang mga gamit talaga? So I suggest, meron kaming laging ginagamit na book na gamit na gamit. Siguro lahat naman siguro ng policy, ito yung ginagamit. Ang author nito ay si Hector De Leon Senior at Hector De Leon Jr. Magtatay po sila. Bakit po yun yung lagi namin ginagamit? Kasi napakasimple na explanation niya. Gaano kahirap. May tawag pa nga kami sa books nila pero I rather not to say it kasi meron siyang bad word. Pero yun, si Hector De Leon ang hahanapin niyo lagi kasi siya yung pinaka simple mag-explain. At saka marami siyang examples sa loob ng book. Hindi ka mahihirapan. Bawat topic meron siyang binibigay na example at napakasimple na explanation. Next, Ryan Gamer. Kuya, what is the specific work or job na makukuha na isang policy graduate? Honestly speaking, wala. Ang political science na course ay isang napaka-flexible na course kasi pwede kang pumasok sa kahit saang trabaho. Isa yun sa advantage. Though, mas priority pa rin syempre yung ibang course na talagang related sila dun sa ina-applyan nila. Like sa HR, psychology, ang madalas na kinukuha. Nag-try rin ang mag-apply dun. So, mas prioritize nila yung psychology graduate. Marami kang pwedeng pasukan pa rin. Kagaya na pwede kang maging journalist, maging writer, author, maging academician, o maging professor, or teacher. Basta kukuha ka lang ng education unit kung gusto mong magturo. Next, galing naman siya kay Luis Angeline Valero. Paano po thesis niya? So yung thesis namin is written. Yes, in a hardbound. Kalimutan ka. Hardbound. And sa mga hindi alam,
meron pong dalawang klase na thesis, isang quantitative or isang qualitative. Meron din gumagamit ng mixed method na tinatawag o pinagsasama nila yung dalawa, yung qualitative at saka quantitative. Pero ang sa amin po, ang ginawa namin is qualitative type of thesis or research. Galing naman kay J. Win Esperanza. May list po ba kayo ng subjects ng first year poli sci? J. Win, para ma-inform ko na rin lahat, hindi po pare-parehas ang subject na binibigay ng bawat school. Bawat school na may poli sci po is iba-iba ang list of subjects nila. Kasi yung board nila na gumagawa ng list of subject, iba-iba po, pinagmimitingan po nila yan, and nakabase sila sa curriculum na binibigay ng CHED sa kanila. So, sila na po yung nag-handpick o namimili kung ano yung ilalagay nila sa semester na yun o sa school year na yun. In my case kasi, yung batch ko, medyo may pagka-legal management yung subjects na napunta sa akin, though meron pa rin siyang touch of poli-sci. And sa pagkakaalam ko, napalitan na yung curriculum dun sa pinasuhan kong school at naging more focus na siya sa poli-sci. Next, galing kay Mark Jerome. Kuya, kailangan po ba magaling sa math para makapasok sa kurso? Ang sagot, hindi. Hindi mo kailangan maging magaling sa math. Kailangan mo mag-aral ng math. Anong pinagkaiba nun? Hindi mo kailangan maging pinakamagaling sa math o napagaling sa math. Kasi konti lang yung math, lalo na kung Bachelor of Arts ang kukunin mo. Kasi more focus siya sa ibang field kesa sa math at science. Though meron pa rin kaming mga subjects na math kagaya ng algebra, statistics, at business math. In my case lang po yun, sa iba di ko alam kung ano. Galing naman po kay Kim Galeto. I just wanna ask po kung mahirap po ba ang maging poli sci student. Mahirap ang maging poli sci student kung di ka nag-aaral. Yes. Kasi ang pagiging poli sci student o ang pagiging student mismo is a responsibility. Kasi pinag-aral ka, binadyetan ka ng magulang mo. And you have to, tawag ito, spoilyan mo sila. Wala sa isip ko yung English. Pero yan nga, seriously speaking, hindi naman siya ganun kahirap. Kasi kung gusto mo naman yung pinag-aaralan mo o yung ginagawa mo, is magiging madali naman ito. Yung iba siguro nahirapan kasi more on readings, critical thinking, oral. Pero sabi nga nila, di ba, wala naman mahirap kung gugustuhin mo, abutin yung mga pangarap mo. Take note. Next, kay Rodelo Santoyo. Saan po kayo nag-poli-sci? RTU, Rizal Technological University sa Mandaluyong, Boni Avenue, forever true to the Golden Blue. Next is kay Ezel Anginto. Fourth year lang ba my thesis? Ang sagot, hindi po. Or depende sa school. Kasi po sa school namin, nag-start kami ng thesis writing or research is around third year, second sem. Third year, second sem kami nag-umpisa, in-introduce sa amin yung subject, inaral namin yung mga terms and technicalities na pwede namin magamit pag nagsimula na yung mismong thesis writing or research namin. Galing naman kay Pineda B! Exclamation point C! What if ang course ko po ay poli-sci but wala akong background? Ano po ipayo nyo? And madalas po ba kayong mag-English at magkabisado? Medyo nagulo ako sa tanong mo, pero if poli-sci ang course mo, need mo talagang magbasa, mag-aral, kasi sobrang marami na reading sa poli-sci kasi ang poli-sci is composed of different subjects and maraming kang madadaanan na English sa case, sa mga, syempre di rin mawawala yung mga laws na babasahin nyo, mga batas, Republic Act, City Ordinances, lahat yan madadaanan nyo. And I remember meron kami subject na debate wherein English ang debate namin. No? So talaga napalaban kami ng English hanggang. And luckily, dun sa debate ko, ang topic na napunta sa akin is bringing back of sangguniang kabataan. And pro ako, cons yung kalaban ko. And luckily nanalo naman ako dahil
dun sa criteria, lahat naman yung nabigay ko. So, yes, need mo mag-aral mag-English at magkabisado. Pero hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan mo lang mag-aral talaga. Next, galing kay Edraline Magora. Kuya, di ka ba na-depressed or having suicidal thoughts because of philosophy? Hindi naman. In fact, kabaliktaran. Kasi Eastern philosophy yung pinag-aralan namin. Kay Lao Tse, kay Confucius, kay Mencius, kay Mahatma Gandhi. And lahat sila is life-inspiring. Mas naging eye-opener nga siya sa akin. Kasi marami pa palang matutuklasan sa buhay. But syempre may mga hard times din na lumalapit sa atin. Lalo-lalo na sa academics. Ay, ang mapapayo ko lang dyan is don't take it seriously. Mas importante pa rin yung mental health natin kasi dyan sa ACADS. Yung ACADS, pwede ka bumagsak ngayon, tapos bumawi ka next time. Kasi yung mental health, mahirap talaga pag na-damage ito. Matagal makarecover. Kaya unahin pa rin natin yung mental health. Galing naman kay Gaw. Wanna ask lang po kung may entrance exam po ba for Polsci bago makapasa. Yes, lahat po ng course sa college, kailangan po ng entrance exam. Kasi dito matitest kung qualify ka ba o kaya mo yung level of college. And last but not the least, galing kay Pawi. Pawi na lang. Kapag want ko po ba mag-lawyer, pwedeng kunin ng Polsci. Yes, pwedeng-pwede pong kunin ng Polsci. Pero, I suggest na wag na po Polsci ang kunin nyo kung gusto nyo mag-abogado. Reality check, mas makakatulong po yung major in English or accountancy. At lalong-lalong lang legal management. Yung tatlong po yun, ang pinakagamit na gamit pag nag-lawyer ka o kumuha ka ng law sa law school. Kasi English, more in English ang law school, written and oral. Accountancy, marami pong math pag nag-abogado ka. Akala niya po ba parang policy lang ito? Hindi po. Marami pong math sa pagiging abogado. Nag-OJT po ako sa isang law firm and nakita ko yung trabaho ng abogado. Marami pong math. Legal management naman po, dahil legal papers ang hawak nyo, marami pong pwedeng matulong ang legal management na course. Kasi yung process po nandun, yung tinatawag na legal office procedure, mapag-aaralan nyo po yun. In my case po kasi napag-aralan ko yun, nasa curriculum namin. Pero sa LEGMA o legal management, mas magiging wide po ang kaalaman nyo sa legal matters. And that's it for today, guys. I hope marami akong nasagot sa mga katanungan nyo. And sana patuloy nyo supportahan sa mga vlog kong ganito about sa Polsci. At sana panoorin nyo rin yung iba kong videos. Kasi marami pa rin mga ginagawa sa channel na to. Marami ang trip sa buhay. If may kakilala kayo na pwedeng matulungan ng videos na to, pakishare na rin sa nila. Pakilike, subscribe na rin. Malaking tulong po sa akin yun. Pakifollow rin ako sa aking mga social media accounts, Twitter, Facebook, at Instagram. Nandiyan po sa baba yung link. And that's it for today. See you on my next vlog.